Hi mga kapamilya, I'm Janine Gutierrez. And I'm Paolo Avellino and welcome to Kapamilya Confessions Quarantine Edition. Hindi pa rin natatapos ang pandemic pero gagawan at gagawan pa rin natin ang paraan para makapaghatid kami ng saya sa inyong mga kapamilya. Kaya ito na nga, iniimbitahan po namin ang lahat ng ating mga kapamilya na panoorin bukas sa mga sinehan ang aming pinakabagong movie entitled Ngayon Kaya. Kasama ko po dito si Paolo Avellino and it's directed by Direk Prime Cruz. At dahil live na live tayo ngayon, send in your questions at shout out at babasahin at sasagutin namin yan lahat. Pero bago yan, sasabak muna kami sa Complete the Sentence Challenge Game. I spend too much money on food. I spend too much money on the same food. Life is incomplete without you. Life is incomplete without family. I want to put my tooth. I want to put my tooth. Meron niya tawang bleeper dito, wait. I want to put my Di ata rinig. Oh, may sagot ka na ba? Wala pa. I want to put my hand on your shoulder. I want to put my hand in your hand. Okay. If I'm not an artist, my profession would be maybe an entrepreneur because that's just it. If I wasn't an artist, my profession would be a diplomat because yun yung isa ko pa sanang career na gusto. I cried last time because of a movie. I cried last time because napanood ko si Mamita sa concert. So every time nagpa-perform siya, medyo nag-iiyakan kami ng mga kapatid ko. I feel most comfortable in loose clothes. I feel most comfortable in pantulog. Everyone knows me. Knows I love motorbikes. Everyone who knows me knows I love dogs and french fries. You can touch my cheeks but not my tooth. sorry, parang nag-ano, nag-bleep mag-isa sa... You can touch my shoulder but not my privates. Wow! At least, diba? Pasok pa rin sa MTRCB. You can touch my my face, but not my makeup? Wallet. Okay. Hello, Janine and Paolo. Ano pong nararamdaman nyo ngayon na sobrang init ng pagtanggap naming mga fans na sa love team, sa inyong love team? Bagay na bagay po kasi talaga kayo on and off screen. Shoutout na lang po. Hello at Mary Kate. Kamusta? Kamusta? Thank you for all the support. Hindi rin naman naming inaasahan na ganito kainit yung pagtanggap nyo. But goes to show na ano, the serie works and hopefully the movie would hopefully you guys would like the movie as well. Yes, hi Mary Kate and thank you so much. Sobrang nagpapasalamat talaga ako sa inyong lahat and we're so grateful for you. At handog namin ngayon para sa inyo yung Ngayon Kaya. I hope ano siya maging parang yakap sa inyo na welcome back to the cinemas at sana tumibok ang inyong mga puso para sa kwento ng Ngayon Kaya. From Atron Esteban, mas naging malapit po ba kayo sa isa't isa dito sa movie dahil nagkaroon na po kayo ng pagsasama sa last teleserye niyo po? May mga bagong discoveries pa rin po ba kayo sa isa't isa?
Hi Ron! Hi Ron Esteban! Actually, nauna namin ma-shoot yung ngayon kaya bago yung Marry Me, Marry You. So, baliktad. Parang mas nagkakilala kami sa Marry Me, Marry You pa. Pero working in ngayon kaya with Pao, actually, feeling ko matagal ko na siyang kilala kahit first time namin mag-work together kasi sobrang swabe lang nung buong shoot namin. Yeah. So, yan. Nauna namin i-shoot tong ngayon kaya before relationship. Before our relationship? Ay, before the no, before the serie. Teleserie. Sorry, nag-text ako. But, yeah. So, discoveries. Actually, mas nakilala ko si Janine sa serie. Hindi ako nadalas. May ka-message ako. So, nagulo lang. Sino ka-message mo tungkol sa relationship? May question din na sinesend sa akin. So, ayokong sagutin. But yeah. Mas kilala ko siya sa Marry Me, Marry You. Dahil lock-in yung shoot. Tapos parang magkakasama kaming lahat as a family. Yeah. Okay, from Michael Official. Para sa'yo, mas matimbang ba ang friendship o willing ka i-sacrifice ito to pursue that friend na mas i-level up ang relationship? Ako, I think dapat isugal niyo yan. Kasi life is short. At saka, parang mas masakit yung kapag matanda ka na tapos hindi mo man lang nasubukan. At kung talaga namang malalim yung friendship niyo, if it doesn't work out, then after some time, dapat maging okay pa rin kayo ulit. Ikaw. Wait lang. Okay. Babasahin ko ulit para hindi na kung ano-ano mga pinagsasabi ka. Anong ginagawa mo? Wala, may kinakausap lang ako na. May pinapabili lang ako. Nagpapabili akong relationship. wait. Micah. Okay. Yeah, parang siguro same kay Janine. Parang, you know, kung it's better to be clear with everything kung may nararamdaman ka or ano. Para if magle-level up ba, it's good for the both of you. Kung hindi naman, at least alam nyo yung limitations nyo for the relationship. Agree. From Priscilla De Vera, ano po yung what if nyo na hanggang ngayon meron kayong regret na sana ginawa nyo ang bagay na yon? Meron ka ba? Ako? Parang wala na eh. Parang tinanggap ko na yung nakaraan ko. Okay na ako. Actually, ako din. Sa tingin ko mahirap na magpalamon sa mga what if. Kasi kung ano man yung dineside mo nung time na yon, ibig sabihin yun yung nararapat para sa'yo nung time na yon. And yun. That's what was meant to be. From April Vitug. Janine, Paolo, curious lang po ako. Ano po ang bagong na-discover nyo sa isa't isa na nagulat kayo na ganun pala siya? Ha ha ha. Love ko kayong dalawa. Hey, April. Ako, nagulat ako, mabait pala si Janine. Talaga? Akala ko maldita siya. Pero ninamig ko, ay, mabait pala siya. Ano bang pinaka nakakagulat tungkol kay Pao? He's really smart. As in, ang dami niyang alam. And not in a bad, ang daming alam mo eh. As in, madami lang talaga siyang alam. So, kaya, sobrang sarap niyang kakwentuhan. Okay, from Gerald Meyer. Sa dami po ng naging love team niyo dati, ano po yung unique chemistry na sobrang nakakapagpakilig ng maraming fans? Bagay na bagay talaga kayo. Bakit di na lang in real life din? Ha ha ha. Yung chemistry, parang minsan ganun talaga eh. It works or it doesn't. And parang
Yeah, minsan ganun, minsan nagki-click lang talaga. And parang hindi na realize ng ibang mga nanonood, pero the chemistry on cam is always worked on by both actors. So whether you're paired with anyone, parang it's always it's always worked on, especially if it's a love story or anything like that. I don't know. I guess siguro with Pao ano lang, medyo naging mas madali lang siya than usual kasi nga I guess we get along, or baka ini-etches lang niya ako noon para maganda yung mga eksena at comfortable ako sa kanya. Pero in the end it worked out and it helped talaga sa mga eksena. From Gemma Gracia, Paolo and Janine, para sa inyo, po ba, naniniwala po ba kayo na meron tayong ibang pagkatao sa ibang universes? Naniniwala po ba kayo sa alternate universe? Well, scientifically, parang it's possible. It's possible. And parang, well, tayo naman, kadalasan hindi tayo naniniwala hanggang until it's not proven or hanggat di natin nakikita. So, if there's a possibility, then that will be life-changing and it would change actually the whole world and how we think about everything. Ako, ito yung takeaway ko dun sa pelikulang pinanood namin recently na Everything Everywhere All at Once. Na panoorin nyo, guys. I think parang within you there are like alternate universes and madami talagang possibilities sa loob mo na pwede mong gamitin or piliin kapag gusto mo. But yeah, I don't know. Okay, from Marcelina TV. Hello po, ask ko lang po kung sa tingin niyo po ba na may mga friendship na kailangan natapusin katulad ng isang relationship. Yes. Well, yeah. Yeah, meron naman talaga. If it's not healthy, if it's toxic, or wala namang magandang ambag sa buhay mo, then, di ba, might as well just end it and focus on yourself, or work harder, study harder, or find a better friend who would like bring out the best in you. Agree. Mayroon talagang mga tao sa buhay mo na kailangan mong i-let go. Kung may chance, from Jess Lynn, kung may chance po ba kayo makita yung sarili nyo sa ibang universe, ano po yung sasabihin nyo sa inyong sarili? Huy. Sasabihin ko siguro, uy, kamusta buhay? Kamusta buhay dyan? Ano meron siya na wala dito? Same. Magpapa-tour na lang siguro ako dun sa universe na yun. Yeah. From Tethsky Kulit, ano po yung masasabi niyo sa mga taong nahihirapan sa commitment pero pinaparamdam sa'yo na mahal ka niya? Ang sakit naman ng movie niyo sa trailer pa lang. Nako, Tethsky, panoorin mo yung buong pelikula, ha? Shocks. Pinaparamdam sa'yo na mahal ka, pero ayaw ng commitment. Siguro, depende lang yan sa gusto mo. Kung sa'yo, importante yung commitment, tapos hindi niya yun mabigay, edi mag-move on ka na lang. Kasi, wala eh. Hindi niya kaya ibigay yun eh. So, wala. Hindi natin mapipilit yung mga tao na gawin yung mga gusto natin. Ikaw. Tama. Same siguro for me. Parang, kailangan mutual yun eh. Diba? Kung isa lang may gusto ng commitment, edi hindi siya, I wouldn't call it, I wouldn't say relationship, pero parang hindi siya mutual sa parehong party. So if one wants a commitment and you don't, then ako parang sometimes nga parang hindi ka na mag-a-adjust eh, parang wala na talagang pag-asa. Or if it's the other way, if it's the other way around na parang pareho naman kayong may ayaw ng commitment, edi okay lang. Just go ahead and enjoy life. Agree. From Trisha, ha?
Okay. From Trisha Loves the Labs, paiiyakin po ba kami ng malala ng inyong movie? Trailer pa lang, nakakaiyak na. Ang galing niyo po sa inyong mga characters. Kudos. Thank you, Trisha. Kailangan yung panoorin. Kasi para sa akin, ano siya eh, mas iisipin mo siya pagka uwi mo ng bahay. More than yung may iyak ka lang dahil nakakaiyak yung eksena. Agree. Panoorin nyo, tapos message nyo kami kung naiyak mo kayo or kinilig kayo or kung anong reaction nyo sa pelikula. Okay, from Irene Farah. Sa tingin niyo po ba na ang commitment ay isang mahalagang factor pagdating sa relationship? Bakit yung ibang tao ang hirap ibigay yun? Haha, sakit kasi. Nako. Hi, Irene! Well, syempre, kung relationship, I guess dapat merong commitment, no? Diba? Yeah. Pero pwede namang, ano, unusual relationship. Yeah, oo. Depende kung ano ba yung definition mo ng relationship. Pero mukhang gusto niya eh, kasi... Yeah. Pero kung hirap ano... Hirap daw eh. Yeah, pero wag nang ipilit yung mga bagay na hindi kayang ipilit. True. Sabi ng nanay ko nga dati na, you know, it shouldn't have to be so hard. Parang if it's meant to be, dapat swabe lang. Huwag mong ipilit yung mga ayaw. Okay, from at Don Jing. Personally po, meron po ba kayo natutunan sa inyong movie habang ginagawa at pinoportray ito? Yes, meron. Ako, I guess na natutunan ko na you really shouldn't let opportunities pass you by. Pati sa mga taong mahal mo. Kung meron kang mahal, kailangan mo talagang sabihin at ipaalam at ipakita sa kanila para in the end, no regrets. Parang mas mabuti ng ginawa mo lahat kaysa sa huli magsisi ka. Yeah. Ako parang same rin kay Janine, pero parang yung take ko rin siguro is minsan talaga may mga points sa buhay mo na kailangan mo mag-decide kung left or right ka lang eh, walang in between, parang yes or no lang yung sagot. At minsan kailangan mo lang talagang pangatawanan yung decision mo at tumuloy-tuloy sa decision na yun. And maybe don't look back dahil parang nagiging baggage as you go on with life. But yeah, it's up to the person. And our last question from at Nika Winko. Ano po ba ang aabangan namin sa naming mga fans sa inyong love team? Sana magkaroon po ulit kayo ng teleserye together at marami pang movies. Sana. Looking forward din ako dyan. Yeah. Ako rin. So far, well, baka meron. Maybe end of the year or next year. But so ngayon, yeah, kanya-kanyang trabaho muna. Yes. So thank you so much, guys. Salamat sa mga tanong nyo. At sana may naiambag kaming mga sagot. We hope to see you in cinemas. Ngayon kaya is showing nationwide. So sana po magkita-kita po tayo sa mga sinehan. For updates, follow nyo lang kami on social media. Yes. Yes, and thank you in advance if you get to watch ngayon kaya. And if you watch the pag napanood niyo yung pelikula, you could always tag us or start a conversation on Twitter or Instagram or anywhere, and we'll try our best to read it and maybe respond to you guys. So thank you, and I hope you get to watch the film. Thank you so much. So that's it, mga kapamilya. Thank you for watching Kapamilya Confessions Quarantine Edition. To watch this episode again, just subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. And for more updates, click the bell beside the subscribe button.
keep safe always, mga kapamilya, at maraming salamat. Don't forget, Ngayon Ka is in cinemas. Bye, guys! Bye!